Ganito ang karaniwang eksena na makikita mo sa maraming liblib na parokya ng Archdiocese ng Cotabato. Mga paring nakasakay ng motor. At naglalakad. Hindi pala, kaya mo yan. At least may kukwenta ko kay Mrs. mo. Walang hiya. Kung ikaw ay taga-syudad at sanay na nakikita ang mga pari na palaging malinis at nakasuot ng formal na damit, ay hindi mo akalain na mga pari ang mga taong ito. Subalit sila ay tunay na mga pari ng Archdiocese ng Cotabato. Ganito sila kapag nasa likod ng altar. Karamihan sa mga parokya ng Archdiocese ng Cotabato ay mahirap. Ang kahirapang ito ay mababakas sa mga sira-sirang daan na tinatahak ng mga pari at ng mga karaniwang tao araw-araw. Sa mga karaniwang taong ito, nakikisalamuha at nagsisilbi ang karamihan sa mga pari ng Cotabato. Ganito inilalarawan ng mga tao sa mga parokya ang mga pari ng Archdiocese ng Cotabato. Siya siguro ang akon nga manubulig pa kadto sa aton Ginoo kay Lord. Ang pari for me is a shepherd, somebody who leads me and guides me in my spiritual growth. Masapakat sa tao ang mapya, malimo. Tama na kinasiya ni na migapya sa mga tao siya kapatabangan. Malimo was kanin matabang sa mga tao marati. Masakay kalimo ko ni Father Ramon. Masabi po sa pare din sa amin kasi isang mabait na pare kasi katulad ako, maraming pinag-aral dito kaysa na ako doon. Sa kabila ng mga pagkukulang at kahinaan na kanilang naririnig o nasasaksihan sa mga pare, ay naroon pa din ang pagmamahal at malalim na paggalang nila sa mga itinuturing na alagad ng Diyos. Kung may mahimo man sila, basi pa lang pwede pa man mabuligan para makabalik sa Ginoo. Kaya hindi hamak ang ilang pagtuon. Dugay-dugay good sila nag-study. Kagamay lang ang pari naton. Kinalan buligan pa. Binubuo ng 31 parokya ang Archdiocese ng Cotabato. At ito ay matatagpuan sa mga probinsya ng North Cotabato, Maguindanao at Sultan Kudarat. Tinatayang umaabot sa 2 milyon ang populasyon sa buong Archdiocese ng Cotabato. 47% ng populasyon ito ay mga Kristiyano at ang 46% ay mga Muslim. Ang 7% nito ay binubuo ng mga lumad. Para kay Bishop Colin, isa sa mga natatanging katangian ng Archdiocese ng Cotabato ay... Well, ang Archdiocese of Cotabato ay ibang-iba kaysa sa maraming mga simbahan sa Pilipinas dahil unang-una ay yung presensya ng maraming mga Muslim sa Cotabato Archdiocese. At dahil doon, importante na ang kultura at ang programa ng interreligious dialogue ay palakihin at bigyan ng importansya ng ating simbahan. Para naman kay Archbishop Quevedo, isa sa mga natatanging katangian ng Archdiocese ng Cotabato ay... I also think that... There is also some uniqueness in the economic development of people within the archdiocese because in the Christian areas there is more economic development, while in the Muslim areas it seems that at least the conflict between government and the more Islamic Liberation Front, various conflicts in the past have delayed economic development in the area. Hindi madali ang maging isang pari sa Archdiocese ng Cotabato. Para kay Bishop Colin,
Ang mga katangian ng pari na kailangan sa Archdiocese ng Cotabato ay unang-una, dapat matapang, courageous heart to work for justice and peace. Pangalawa, ay dapat meron tayong compassion for the poor. In other words, meron tayong heart of a true shepherd. Maawain tayo. At pangatlo, mapagdasal ang ating mga pari. Dapat pundasyon natin ay malalim sa spirituality. Ano? Ayon naman kay Archbishop Quevedo, kailangan ng Archdiocese ng Cotabato ang mga paring may ganitong katangian. The first one is holiness, you know, which means growing in love, which is without any ulterior motivation of serving people. And the second quality that I would like to see in our priests is zeal, that they be zealous. Yes, to be on call. The people, his time is not his time, it's the people's time. And the third one is, I think, humility. Ang Archdiocese ng Cotabato ay merong 89 na mga pari, 45 ang diocesan, at 44 ang misyonaryo. Ang karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa mga parokya. Sa likod ng altar, nagaganap ang konkretong pagsasabuhay ng banal na misa ng mga pari. Sa kanilang pang-araw-araw na pakikisalamuha at paglilingkod sa mga tao, ay ipinapahayag nila ang tunay na diwa ng Eukaristiya at pagiging pari. Si Father Giovanni ay isang paring diocesan na nakadestino sa parokyang ito ng San Isidro Labrador sa Calamansig, Sultan Kudarat. Mula sa lungsod ng Cotabato, aabot sa 4 oras ang biyahe bago makarating sa parokyang ito. Ito ay kung bago at matibay ang iyong sasakyan. Kung mahina ang sasakyan, ay maaaring umabot sa 5 o 6 oras ang biyahe. At kung aabutan ka naman ng malakas at halos walang patid na ulan, ay maaaring sa gitna ka na ng daan, magpapalipas pa ng gabi. Madalas motor ang sinasakyan ni Father Giovanni kapag siya ay bumibisita at nagmimisa sa mga barangay. Kung minsan naman, ay kailangan niyang sumakay sa bangka upang makarating sa iba pa niyang kapilya. Sa tuwing pagkakatapos ng kanyang mga misa, ay ito ang karaniwan niyang ginagawa sa kanyang parokya. Meetings with ministries, visiting families, BEC, go around and talk with people, ano? Katulad ni Father Giovanni, si Father Alecki at Father Long na kapwa napapabilang sa kongregasyon ng Society of Mary ay nakadestino din sa isang mahirap na parokya. Ito ang parokya ng Nuestra Señora de Salvacion na matatagpuan sa South Upi, Maguindanao. Hey. Hindi sanay sumakay ng motor si Father Long. Subalit kailangan niya itong matutunan upang mabilis siyang makapunta sa mga lugar ng mga taong pinagsisilbihan niya. Ang pagsakay sa motor ang isa sa mga maituturing niyang malaking hamon at malungkot na karanasan bilang isang pari sa timanan. The saddest moment nga ako ma-remember first year na ako sa timanan ang sakripisyo sa pag-drive o motor, labi na pagsaka sa mga bukid, kabukiran, sa parokya. First na ako nga mag-drive o motor. First time na ako, diri ko nakakatun mag-drive o motor. Lisod kayo ang dalan. Ulan-ulan, magsakay o kabayo, matumba kapila kabisi sa motor, walay tao mo tabang, kay
nakasalasang lisod kayo ang mga ang dalan nga ikaw lang gyud maningkamot nga mutindog mubarog nga mupadayon gihapon bisag lisod kayo ang dalan. Si Father Aleki ang kasama ni Father Long sa Timanan. I'm from Tonga. From Tonga, from the South Pacific. Naging inspirasyon ni Father Aleki si San Pedro Chanel upang maging misyonaryo sa Pilipinas. To answer your question, I wanted to be like Peter Chanel. So he left France to come to Oceania. So I left also Oceania to go elsewhere. So I came here. Bahagi rin ng ministeryo ng mga pari sa Archdiocese ng Cotabato ay ang Indigenous Peoples Ministry. Si Father Renan ang tumututok sa ministeryong ito. Siya ay nakabase sa lugar ng mga manobo sa Kulaman. Maliban sa pagmimisa, ay bumibisita tayo sa mga kapatid nating lumad sa kanilang mga lugar at nakipag-usap sa kanila para naman maramdaman nila ang presensya, no, ng simbahan, na ang simbahan pala ay hindi lamang sa mga kapatid nating Kristiyano-Katoliko, kundi sa mga lahat ng tao. Involved tayo ngayon sa pagbibigay ng scholarship sa mga kabataang lumad na walang talagang kakayahan na makapag-aral. Sa lungsod ng Cotabato, matatagpuan ang inang simbahan ng Archdiocese ng Cotabato. Sa Immaculate Conception Cathedral na ito, nagaganap ang malalaking pagdiriwang ng mga kaparian at ng mga tao. Si Father Edwin ang parish rector sa parokyang ito. Isa sa mga malaking hamon niya na madestino sa cathedral ay... Ang pinakamalaking hamon na ginawa ko dito sa cathedral ay yung pagpapaayos ng cathedral mismo, no? Yung physical church. After ng 3 months na pag-uusap, pagpaplano ng lahat-lahat, ang malaking agam-agam ko kung saan ako kukuha ng malaki-laking pera para sa pagpapaayos, ano? Pero dito ko nakita yung galaw ng Diyos, no? Ang biyaya ng Diyos nag-uumapaw, no? Siksikliglig. God will always provide. Kaya nung nag-umpisa na kaming magtrabaho, outpouring na yung support ng mga tao, no? At ito, sa tingin ko, ito yung malaking unang hamon, ano, sa aking ministry bilang isang pari dito sa katedral. Si Father Bentoreto na nagdiriwang ng kanyang 25th anibersaryo sa pagkapari ngayong taon ay isang paring diocesan na kasalukuyang nakadestino sa Alaska. Isa sa mga magandang karanasan ni Father Ben bilang isang pari ay... I would count so much yung social action ministry ko dahil doon ako nagtagal ng aking apostolate. Ano? Aside sa mga parokya, I was assigned in the seminary also. Pero most of my time since 1998 until 2006 bago ako pinadala ni Archbishop Quevedo sa mission work ay nasa social action program ako. Ano? And nakikita ko na yun ang joyful moment ko sa aking ministry when I was with the people, particularly dito sa ating diocese na mayroong mga Moro and indigenous people tayo na nakakasama, and of course our Christian community. Pag ako'y nasa kanila, yun ang masabi kong joyful moment because it reflects the life of Jesus, and for me, I reveal also the compassion and the love of Jesus to the people. Ang kwento ng bukasyon ng bawat pari ay iba-iba. Sa mga kwento nila ay makikita kung paanong ang Diyos ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga ordinaryong pangyayari sa kanilang buhay. It started when I entered Knights of the Altar. Nandito nag-umpisa siya. Elementary, high school na. High school. Second year, third year. Pero, paan lang? Admire lang to the life of the priesthood.
ang akong pamilya, mga relihiyoso kayo. Like ang akong lula o akong lulo, active kayo sa simbahan. And then akong nanay, usa ka katikista. And then siguro from my family, so dito nag-grow ang akong faith o ang akong bukasyon. Yung nasa elementary ako, dito sa Saripagwak, ano, sa, in particular sa Nabundas, pag napunta yung mga paring missionary doon, there is a special sight na nakikita ko sa kanila. I don't know what, pero talagang impressed ako sa kanila. Nagsimula ako nung involvement ko sa youth ministry. No? Una pa, punta-punta lang kami sa simbahan, umating kami ng mga misa, tapos sumasama-sama ako sa pari. Ano, naging Knights of the Altar din ako noon. May malaking impluensya din sa aking pagkapari si Father Bentoreto. Nung ako'y seminarista pa lang, na-assign ako sa kanyang parokya sa Kalamansig, doon ko na ramdaman ano, yung kahalagahan ng pagkapari, lalong-lalo na sa pagserbisyo doon sa mga mahihirap. Ano. Kung ating tatanungin ang mga kaparian kung ano ang kahulugan ng pagiging pari batay sa kanilang karanasan, ay ito ang ilan sa kanilang mga kasagutan. It is all about offering of oneself to God. Paglilingkod. When I talk about paglilingkod, it's not only a task that I am to fulfill, but it is a task for myself in the name of the clergy also, and in the name of the Archdiocese, and for the people. Para sa akin, ang isang pari ay isang konkretong ekspresyon ng pagkilos ng pagmamahal ng Diyos. No? At sa pamagitan ng pari ay maramdaman ng mga tao na ang Diyos ay patuloy na kumikilos at gumagalaw at nagpapakita ng kanyang pagmamahal. Sa pagtatapos ng pagdiriwang ng taon ng mga pari ngayong buwan ng Hunyo taong 2010, ay nais iparating ni Archbishop Quevedo at Bishop Colin ang ganitong mensahe sa mga kaparian. Sa ating mga pari, sa ating mga religious brothers and sisters, sa lahat ng ating mga kapatid sa simbahan, ang mensahe ko po ay patuloy tayo sa pagdarasal para sa bawat isa at patuloy tayo sa ating misyon sa pagtatag ng mga munting pamayanan sa ating simbahan. My dear priest, the people have been praying for us this past year, in this year for priests. And as we pray for them, we recognize that they're praying for us and that our church, our ministry, our pastoral ministry can only succeed with the collaboration of our people, one another, clergy, religious and lay faithful. And that is why we need to be in deeper unity with them. Ang bukasyon sa pagpapari ay tunay na isang misteryo at biyaya. Sa likod ng altar ay maraming mabigat na katungkulan at trabaho ang mga pari na kadalasan ay hindi napapansin ng mga tao. Mga trabaho na mismong mga gawain ni Jesus noong siya ay nasa daigdig pa. Tulungan natin ang mga pari sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Ipanalangin natin na katulad ni Jesus, sila ay magsisilbing ilaw sa sandaigdigan. Pagpalaay nawa tayo ng poong may kapal. Yeah.
Please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Oblate TV.